Bagong lahat, luma muna. Tinanggihan ni Dan Hurley ang offer ng Lakers na $70 million na 6 na taong kontrata para maging head coach ng LA. Ang pinakarason di umano nun, babalik siya ng Yukon para tangkaing makakuha ng three-peat. Ang ibang mga Lakers fan, kinall out ang team na masyadong binarat si Dan Hurley sa kontrata. Bakit hindi nalang inaabot ng $100 million yung offer? Sa isang report, may history di umano ang Lakers na naglo-lowball ng offer sa mga coaches. Katulad ng ginawa dati kay Tyronn Lue noong 2019, inoferan lang ng 3 taong kontrata kaya hindi pumirma at pumunta ng Clippers. Si Frank Vogel naman noong nag-champion, 1-year contract extension lang ang binigay tapos tinanggal. Kung sakali kasing tinanggap ni Dan Hurley yung offer na $70 million sa 6 na taon, magiging top 5 or top 6 high-speed coach siya sa NBA. Ang inoffer kasi ng Kentucky sa kanya para lumipat mula Yukon papunta sa Kentucky ay nasa $11 million per year. Siya yung magiging high-speed coach naman sa college basketball. Ang sa Lakers naman papatak ng $11.6 million per year kaya sinabi ng ibang fans na binarat si Dan Hurley sa kontrata. Yung ibang mga fans naman sinabing nagkaroon ng report tungkol kay Dan Hurley dahil dito. Kung naglalaban sa finals yung Celtics at Mavericks, yung sa head coach report naman nagtatapat doon si Sham at si Woj. Dati sinabi ni Sham na malapit na maging head coach si JJ Redick. Biglang nilabas ni Woj ang report tungkol kay Dan Hurley. Agad na baliwala yung report ni Sham dati na ngayon naman na hindi tumuloy or nag-decline si Dan Hurley, balik ulit sa original report ni Sham. Sa ngayon, lamang na sa series itong si Sham. Walang due din. Ang gusto dating piliin ng Lakers sa number 17 during Hurley saga ay si Donovan Clingan. Ngayon, nilipat naman ng Lakers ang interest nila kay Zach Edey. Ang report kasi doon, workout para sa LA ang pupuntahan ni Zach Edey. Habang papalapit naman ang draft, si Donovan Clingan naging potential number 1 overall pick or kaya nasa top 3. Kahit yung Wizards interesado din sa kanya, ang senaryo sa Atlanta ayaw nilang piliin sa number 1 overall si Donovan Clingan baka kasi magaya kay Anthony Bennett. Kasi ang best option talaga doon so far si Alexander Sarr at si Zachary Richashay. Ang kailangan ng Hawks ay yung tulad ni Clingan na magaling sa pick and roll kaya siya ang tinagsa-report na safe piliin. Dahil yun ang tinignan ng kanilang mga scout ilang linggo na. Ang 2024 wala din consensus number 1 overall. Hindi katulad noong 2023. Kinumpara pa ang 2024 draft class sa 2013. Ang report doon, willing ang Hawks na i-trade ang number 1 pick sa San Antonio para makuha pabalik yung mga draft picks na binigay nila sa trade dito kay DeJounte Murray. Parang ginawa lang dati ng Boston na bumaba sila sa ranking sa draft after nilang makipag-trade sa Sixers. Ang San Antonio may number 4 at number 8. Ang San Antonio ay balak makipag-content na sa playoffs next season. So aasahan na magpapalakas sila ng lineup. Yung number 1 overall pick, inaasahan din kukunin ni Leon. Pero yung draft kasi, hindi pa alam kung anong mangyayari. Common kasi doon na kapag may piniling player ng isang team at naunahan nila yung kabila, makikipag-trade. So nag-a-adjust yung mga team pa sa bagong CBA. Pati sa draft, na iba na yung format. Yung first round sa first day, June 27 PH time. Yung second round, June 28 PH time yun. Magkahiwalay na araw na yung draft. Dahil sa bagong format ng draft, naging komplikado yung kay Bronny James. Ito kasi yung report dyan, may 10 team dati na gustong mag-workout si Bronny pero pinigilan siya at sa Suns at Lakers lang pinag-workout. Ito ay di umano dahil sa plano ng kanyang agent na si Rich Paul na makapag-generate ng mas maraming interesadong team. Potentially second rounder pa rin si Bronny sa draft. Yung Suns base sa report ang may interest na kumuha sa kanya sa first round. Wala kasing makitang rason doon, di umano, para kunin ng Lakers sa number 17 si Bronny dahil masasayang ang value ng pick na yon. Dahil magkahiwalay din na araw yung first round at second round, mahirap malaman kung saan papasok doon si Bronny. Pwede kasi magbago ang isip ng isang team kung sino ang pipiliin nila sa second round dahil meron 24 hours na pagitan yun.